Ito na po ang Miswa mga kabarangay. Hello mga kabarangays, welcome back to my channel, OMG TV. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe mga kabarangays. At ngayong araw for today's video ay magluluto po tayo ng mabilisan, mura, sulit, masustansya mga kabarangay. So ayan, naisip ko pong magluto ng miswa na may mackerel at mga gulay mga kabarangay. So bago po ang lahat, hello po sa inyo dyan. Welcome po ulit sa aking channel, OMG TV. So, nagigising ko lang mga kabarangays. Nagugutom na po ako. So, naisipan ko pong magluto ng mabilis na una mga kabarangays. At ito po ang mga ingredients. So, ito po mga kabarangay, pechay, isang carrot, onion, kamatis mga kabarangay, at bawang. At ito pong mackerel mga kabarangay. At ang miswa. So, ito po siya mga kabarangays. Miswa. So, basan muna mga kabarangays ang mga gulay at mga sibuyas bago hiwain. Minsan mga kabarangay, ang bawang ay dinidikdik ko para lumabas ang kanyang katas. At mag-ingat din sa paghiwa, baka kayo ay masugatan. Hiwain ng maliliit. Thank you.
So, ito na po yung makirin, mga kabarangay. Yan, itapon nyo yung tubig. Tsaka, imash nyo lang. Imash nyo lang, mga kabarangay. So, tapos na po ako mag-iwa, mga kabarangay, at sisimulan na po natin ang pagluluto ng miswang with mackerel, mga kabarangay. So, mga kabarangay, isisimulan lang po natin ang pag-isa. So, mostly, ang ginagamit ko po ay olive oil, mga kabarangay, kasi ang daming mga health benefits ang olive oil. Tsaka nilalagyan ko din siya ng turmeric. So, search nyo na lang yung, i-google nyo na lang, mga kabarangay, sa mga health benefits ng olive oil at tsaka turmeric. Kasi ang dami-dami niyang mga magagandang benepisyo sa ating katawan, mga kabarangay. Damihan po natin ang olive oil. Lagyan natin siya, mga kabarangay, ng turmeric, pepper. Ayan na, mga kabarangay, nilagay ko na ang mackerel. Igisa mo lang siya. Paglagay po natin ng tubig ay konti lang, mga kabarangay. Tansyahin nyo lang na kung sa dami ng miswa, tansyahin nyo lang yung tubig, mga kabarangay. So, maglalagay na po tayo ng tubig, mga kabarangay, para sa ating miswa. So, ito na po, mga kabarangay. Depende po sa inyo kung gusto niyo ng masabaw, mga kabarangay. So, ang miswa ay talagang sumisipsip talaga siya ng tubig. So, depende sa inyo kung gusto niyo ng masabaw or konti lang yung sabaw, mga kabarangay. So, after po nating nilagay yung tubig, ay pakuluin muna natin ng mga 5 minutes, mga kabarangay, at ilalagay na po natin yung carrot natin, at after that ilalagay na natin yung miswa. So sa amin sa Bisaya ay nilalagyan po namin ng ano ba yun, patola. So yan, wala kasing patola dito, mga kabarangay. Ang patola kasi ay mabango sa sabaw, so yan, nilalagyan namin yan. Ngayon kasi walang patola dito sa Middle East, so nag-isip tayo ng alternatibo. So, yan po, naisip ko, lagyan na lang natin ng carrot at petchay, mga kabarangay. So, depende sa inyo kung anong mga dahon na nilalagay nyo. Mas gusto kong lagyan ng carrot at petchay, mga kabarangay. Pero depende sa inyo kung ano ang gusto nyong ilagay, repolyo ba, or malunggay, or depende sa inyo, mga kabarangay. So, sa akin, naisip ko petchay at carrot ang nilagay ko. Kasi yan po lang po yung nakita ko sa bakala, mga kabarangays. So, wala akong nahanap na mga kangkong. So, depende yan sa inyo kung gusto nyong lagyan ng kangkong or anong mga dahon na gusto nyo, mga kabarangay. Ayan, kumulo na siya, mga kabarangay. So, nilagay ko muna yung carrot, mga kabarangay, para ma luto siya. Ayan. So, yung carrot, mga kabarangay, ay nilagay ko na. So, half cook muna, mga kabarangay. So, yung carrot, para crunchy siya pagkainin mamaya. So, yan. Kumukulo pa rin siya. So, ilalagay ko na po yung miswa. So, ayan, mga kabarangay, ay haluin po natin ang miswa. Ayan. Tansyahin nyo lang ang sabaw kasi mabilis siyang sumipsip ng tubig. Kung gusto nyo masabaw, pwede nyo ding dagdagan ng tubig, mga kabarangay. So, ayan. Five
5 minutes mga kabarangay ay luto na po yung miswa at lagyan na po natin siya ng asin. So, depende sa panlasa ninyo. Ang tubig pala mga kabarangay dahil maraming miswa ang nilagay ko. So, naglagay ako ng 1 litro ng tubig, 1 liter of water mga kabarangay. Mabilis kasing mag-absorb ng water ang miswa. So, depende sa inyo kung gaano kadaming tubig ang ilalagay nyo. Makikita nyo naman yan mga kabarangay. Matatansya nyo na yan kasi mabilis siyang mag-dry mga kabarangay. So, mamaya ay titikman na po natin siya mga kabarangay. So, nilagay ko na po ang pechay. Tsaka hintayin siyang pumuno ulit. Tsaka ready na po siya mga kabarangay. Ito na po ang miswa mga kabarangay. At lalagyan na po natin siya ng spring onion. So, perfect siya, pang merienda. Pwede din siyang pang ulam mga kabarangay. So mga kabarangay, ay titikman na po natin ang gawa po nating miswa with mackerel. I-try natin kung ano po ang lasa niya. So, perfect po siyang pang merienda, pang ulam, masustansya pa mga kabarangay, at mabilisan pang lutuin. From 15 to 20 minutes, okay na siyang, pwede na siyang lutuin mga kabarangay. So, kung pagod po kayo, kung busy kayo sa trabaho at gusto niyo pang mabilisang ulam or pang merienda, gawin niyo po ito sa bahay mga kabarangay. So, maraming salamat sa panonood ng video nito. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag pong kalimutan mag-like and share and subscribe mga kabarangay. At hanggang sa muli pong mga video. At ito po si OMG TV. At hanggang sa muli po at bye-bye!